Ayan mga kapatid, nandito na naman ako. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kung paano magpalit ng clutch lining sa AZ Yamaha 150 na step by step. Ayan, ito yung motor na gagawin natin. Ayan, pero bago ang lahat, bago natin ipagpatuloy ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo yung notification bell at kalimbagin mo na rin para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video tungkol sa mga motor. Ayan. Ito yung parts na ipapalit natin kasi nasira yung kanyang clutch lining. Ang ipapalit natin original. Ito yung original na clutch lining niya. At saka yung pressure plate kasi nasira din gawa ng na-overuse yung kanyang motor. Ayan, yan yung mga parts natin na ipapalit. Ayan, umpisa na natin to. Ang una natin tatanggalin dito yung kickstarter natin. At isusunod natin yung mga bolt ng crankcase cover natin. Pag natanggal natin yung bolt ng crankcase cover natin, isusunod natin yung crankcase, tatanggalin na natin. Pero kailangan natin dito ng konting pyersa kasi pag kinalawan yung dawil, hindi agad ito natatanggal. Kaya kailangan nyo ng punsunin sa kabila para matanggal yung crankcase cover. Ayan, malapit na matanggal. Konting palo-palo pa, ayan, tanggal na. Kaya matigas to dahil kinalawa nga yung dawil natin. Ayan, tanggal na yung ating crankcase cover. Clutch cover natin. Kung mapapansin nyo, yung clutch damper natin, nauga na. Kaya ang tunog naman ito ay medyo kumakalabog. Pero maraming posibilidad kumakalabog pag naririnig natin sa makina. Pero ito, itong clutch damper natin, isa to sa dahilan kung bakit parang may kumakalantog sa motor natin. Yan, ang paano ba ito mga tatanggal? Ang gagawin nito ay papalitan ng clutch damper. Yan. Kailangan itong palitan ng clutch damper para mawala yung uga nito. Yan, isusunod na natin itong apat na tornilyo nitong clutch assembly natin o tornilyo ng clutch spring natin. Ayan, tatanggalin lang din natin tong apat na to para matanggal natin yung mga clutch lining natin at pressure plate. Ayan, simple lang yung paggagawa nito. Kailangan lang pasundan nyo to step by step. Ayan, pag natanggal nyo na yung apat na tornilyo, iangat nyo na yung clutch disc para iangat natin yung clutch disc para makuha natin yung clutch lining natin at saka clutch plate. Ayan, dadahandahanin lang natin para makita nyo. Ayan, kung makikita nyo, alternate lang naman ang paglagay nito. Ayan, kung makikita nyo, overuse yung ating clutch lining pati yung pressure plate natin nagkaroon ng damage kahit bakal siya, nagkaroon siya ng mga parang tawag doon, nagkaroon siya ng mga guhit-guhit, kaya kailangan natin palitan din to para bumalik sa standard yung takbo ng motor natin. At isusunod na natin tong clutch disc. Kailangan nyo ng clutch screw dito para tanggalin yung lock ng nut natin kasi yung nut natin na 19mm nakalock pa yon. Ayan, kung wala kayong impact, ang gagamitin nyo dito, kailangan nyo ng pangontra. Pero sa akin, ginamit ko lang dito basahan kasi naka-impact ang naka-pneumatic tools ako. Ayan, tanggal na. Pati yung washer natin. At ito yung ating clutch assembly. Ayan, sira yung ating damper. Ayan, ito na yung napalitan na natin ng clutch damper to. Kung mapansin nyo, hindi na siya umuuga. At ito na yung papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ang pagbabalik o pagkakabit ng clutch lining natin.
tsaka ng clutch natin. Ang unahin natin dito yung ating ayan, bago unahin natin dito yung clutch assembly, pero kailangan check muna natin yung washer kasi may washer to sa tabi ng sa pagitan nitong bearing at saka ng ating clutch housing. Ayan, para mas ito kailangan yung ikutin yung pinion gear para lumapat yung ating clutch assembly. Ayan, lapat na. Ang isusunod natin dito yung ito, itong washer. Napakahalaga nito kasi pag wala tong washer na to, pag prenis natin yung clutch, babangga siya sa clutch housing natin, hindi natin siya mapipress kasi nakabangga nga dun sa ating clutch assembly yung pressure plate natin pag wala yung washer. Yan, isusunod natin tong pressure plate natin. Yan. At syempre yung lock ng lock nut natin. Yan, ito yung nut natin na 19mm. Madali lang ito, madali lang itong gawin. Sundan nyo lang to step by step. Yan, higpitan na natin to para may lagay na natin yung ating clutch lining at sa yung pressure plate natin. Yan, pag wala kayong ano, pneumatic tools, kailangan nyo ng panguntra sa clutch disc natin. Ang unang kakabit natin dito sa atin ano ay clutch lining. Isusunod natin yung pressure plate. Alternate lang siya, ganun lang siya kadali. Yan, susunod-sunod rin nyo lang clutch plate, clutch lining, hanggang maubos yung isang seat natin na clutch plate at saka isang seat na clutch lining. Yan, at syempre pagtapos na tayo dun sa ating clutch plate at saka clutch lining, ilalagay na natin yung takip ng ating clutch disc at isusunod natin dito yung clutch spring natin at saka yung tornilyo ng clutch spring natin. Yan, simple lang siya. Kung masusundan nyo lang, madali lang to, kayang-kaya nyo gawin to, kayang-kaya nyo magawin yung magpalit ng clutch lining. Basta kung may gamit lang kayo. Kasi kahit marunong kayo, pag wala naman kayong gamit, hindi nyo talaga magagawa. Kaya kailangan nyo lang ng gamit. Ayan, kailangan lang natin higpitan tong apat na tornilyo nito. Ayan, sisit lang natin tong ating pneumatic. Kailangan number 1 lang siya kasi baka maputol yung ating mga bolt. Ayan, hindi na siya umuuga. Okay na yung clutch lining natin. Kung papansin nyo itong tornilyo na to sa gitna, ito yung adjacent ng clutch natin dito sa loob. Kailangan pag nag-adjust kayo nito, hindi siya nakatukod. Kung mapapansin yun, dapat nauga tong ano na to, yung tornilyo na to. Yan, ilalagay natin tong clutch cover. Ganun lang siya kadali na gawin, simple lang. Yan, papalambatin lang natin to, ha. Hindi na nga pala tayo nagpalit ng gasket kasi yung gasket niya ay buo pa naman. Pero depende na lang kayo kung halimbawa sa inyo, kung gagawa kayo, tingnan nyo yung gasket nyo, kung buo naman, pwede pa yan. Pero pag nagkaroon na siya ng putol, kailangan nyo talagang palitan yan. Yan, ibabalik na natin yung tornilyo ng ating crankcase sa clutch, yung clutch cover natin.
Ayan, lalagyan lang natin to paikot. At ihigpitan natin. Ang kailangan ng paghigpit nito, kailangan naka hindi siya sunod-sunod, kailangan kabilaan para yung cover natin ay lumalapat ng ayos. Yan, at isusunod natin paano ba yung pag-adjust natin sa clutch. Kasi pag nagpalit tayo ng clutch lining, nababago yung adjustment natin ng clutch. Kaya kailangan natin mag-adjust dito. Na yung pag-adjust nitong motor na to, kailangan natin iaangat natin yung tornilyo. Ibig sabihin, babanatin natin yung kable para tumukod siya dun sa ano natin, push rod ng clutch lining natin. Ayan yung pag-adjust ng kable natin. Kailangan, testingin nyo, pipigay nyo yung clutch lever, tapos adjust uli kung okay na ba. Kasi mapapansin nyo naman, kahit hindi umaandar yung motor, matatensyon nyo kung kumakapit ba yung clutch lining natin o nagpapansyon ba. Ayan, konti pa. Konti na lang. Kailangan masit natin ng ayos to para maganda yung bitaw. Pag mag-adjust nga pala kayo, kailangan laging may clearance yung ating clutch lever sa holder natin, para hindi agad hindi tumutukod yung clutch natin. Kailangan laging may allowance, pag pinigyan nyo siya, may konti siyang awang dun sa ating holder para hindi tumutukod yung clutch natin, hindi madaling masira. Yan, ilalagay natin tong takip ng ating oil filter. Ayan, higpitan lang natin tong tatlong tornilyo na to. Dito nga pala nakalagay yung kanyang oil filter sa banda na to. Ayan, malapit na tayong makatapos. Ayan, mga kapatid, simple lang yung pagkakabit ng clutch lining. Sundan nyo lang to step by step. Magagawa nyo yan kahit kayo lang, basta may tools lang kayo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, palike na lang din at pa-share para mapanood pa ng iba. At maraming maraming salamat sa panonood.